Welcome back guys. Ayan, usapang kusina naman ulit tayo. Bago tayo magsisimula, syempre shout out po sa Kambal Vlog. 'Yon. Saka sa Ilbas Ramuran family na rin, Ilbas del Carmen family. Specie family, syempre sa Kasulan family. Puro family na rin. Ayan, shout out sa inyong lahat, saka sa lahat ng viewers na nanonood sa videos na 'to. Ito po guys, si share po namin mga kapatid yung lutong probinsya na rin na luto na in San Cristobal. Ayan, adobong itik daw ito. Ayun, so subaybayan po natin yung video ni Insan. Siyempre, busy-busy po ito sa pa-prepare ng kanyang mga rekado. Yan po yung itik niyang preparation, ay tatlong itik yata yun, dalawa, yung ganun. Parang dalawa yata yung itik natin yung kanya. Ayan, sabi ko nga sa kanya, Insan, sige, tirahin mo na kahit anong position, kayang-kaya mo yan. Lagang, ayan. Kaya yan si Insan Cristobal, talagang napaka-abuting tao yan sa amin talaga. Silang nag-asawa yan, talagang dito yan parati sa bahay. Pag nagagawin yan rito, siyempre pag bio po din yun. Sama-sama kami dito sa ano, sa pagkainan yan. Share-share din kami sa mga makakain, siyempre. Ganyan yung probinsya, sharing talaga. Yan po yung ano, mga sangkap na kinakailangan natin na para dun sa itik. Siyempre luya, bawang, sibuyas na rin, saka tanglad, paminta, at saka suka, at saka tuyo rin. Yung kumo na rin na ginagamit sa pagluluto ng adobo, siyempre yung Pinoy talaga, marunong talaga magluto ng adobo yan. Kasi nga naman ito talaga yung specialty ng mga Pilipino, siyempre. Dito sa amin nakakatipid kami kahit paano. Yung itik mas mura yan sa compare mo dun sa native na manok. Kaya nga minsan mas madali namin na-access to, kasi yung mga itik makikita mo sa mga palayan. Pinapastol kasi yan sa palayan. Saka yung nagpapastol ay nagbibinta din ng itlog. Kaya mamili ka na lang itlog o yung talagang itik yung bibilhin mo. Ayun, siyempre habang busy-busy si Insan Cristobal ng kanyang pagluluto, hindi ano, sabay-bayan po natin. Yan po, nakikita niya naman sa bahay, kahoy din yung ginagamit. Sa bahay niya, kahoy din. Pero guys, hindi po yan namin nilagi ngayon. Yung kahoy, siyempre, dyan lang yan, yung mga namatay ng mga punong kahoy. Kinukuha din namin, sayang din naman. Kahit paano, ito po yung malaking tulong sa aming mahihirap. Nakakatipid kami, instead na magbili kami ng gas o yun, magamit kami ng mga electric, ito na yung ginagamit namin, yung kahoy talaga na yan, sa bukid-bukid lang naman makukuha. Mas kahit paano ay nakakatipid kami. Yun, yung buhay probinsya talaga talagang maswerte na rin sa ngayong panahon ng pandemya, kasi nga instead na magbili kami ng gas o yun, magamit kami ng mga electric, ito na yung ginagamit namin, yung kahoy talaga na yan, sa bukid-bukid lang naman makukuha. Mas kahit paano ay nakakatipid kami. Yun, yung buhay probinsya talaga talagang maswerte na rin sa ngayong pandemya, kasi nga may pagkukunan kami ng gulay. Pupunta ka lang sa Sapa, makaka-provide ka na ng mauulam mo. Ganon. Saka pag ginutom ka, at least kahit paano makakatawid ka sa gutom, maraming saging yon. Ngayon nga lang syempre yung pera mahirap talaga hanapin pag nasa probinsya. Yun lang ang pagkakaiba doon. Sa bagay, pag sikap ka lang, sikap lang, at saka sipag na rin, at saka tiyaga, kahit pa paano yun nga sabi nila, may nilaga yun. Magaling kang kumpalo. Ang laki ng panggatong ni Insan ang talagang Insan naman. Oo, wala namang mas malaki dyan. Pwede naman siguro yung ano, yung isang puno ng kahoy na lang isalang mo dyan. Ayan, napakalaki ko nung lagay mo. Ikaw naman Insan, ginawa mo ng train niyang lutuan mo. Ayan, talagang ayun, lagay na yung tanglad ata. Ayan, ayan lang naman yung ano, ginagawa ni namin dito sa ano, sa probinsya. Simpleng buhay, syempre. Yun, kahit paano nakakatipid, nakakaos din yan. Ayan na po, nilagay na po ni Insan yung ano, aswiti po yan mga kapatid. Yung aswiti, tumutubo lang yan sa mga bakubakuran ng mga kapitbahay. Maganda po yung itanim sa harap ng bahay, kasi nga talagang lucky charm rin. Napaka gandang tingnan mo, lalo na pag namunga yan, pulang-pula talaga yung mga bunga niyan. Ayan, syempre, kitang nyo naman guys yung nilagay ni Insan. Soy sauce, kumon talaga ng mga rekado. Ganun na rin yan. Syempre, iba-iba yung version ng pagluluto kasi. Depende yan sa inyo kung anong luto yung gusto nyo, syempre, mga kapatid. Pwede naman na sabawan nyo. Ayun, piro-biro lang talaga kapatid. Malansa po yan. Hindi talaga yan sinasabawan yung itik yan. Bye guys.